Ikatlong hiwalay na video na ito ng pangunguhan ng mga Chino sa mga huli ng mga mangingisdang Pinoy sa Panatag o Scarborough Shoal. 30 kilo na magagandang uri ng isda ang kinubra at ang kapalit. No, dahil sa dalawang balot, ang laman ng isang balot, 6 piraso. Tapos 3 beer, 2 kaang sigarilyo. Kaso sir, yung mga produkto na yon, expired na. Martes pang tinawag ng China na barter o palit kalakal ang ganyan. Pero bilang sagot lang sa naunang insidente ng pangungubra ng mga huling isda sa Panatag na inulat ng Reporter's Notebook na tinawag pa nitong isolated. Ganito ang mga tugon noon ng gobyerno sa ulat ng Reporter's Notebook. Nagpro-protesta ka kapag ka yung behavior ng isang bansa hindi acceptable sa'yo. May agreement na tayo sa kanila na ang fishermen ay dapat malaya. Napakaliit na bagay po ito para maapektuhan yung kabuuan ng bilateral relations natin sa China. Pero ngayon, 2 iba pang video ang lumutang kasunod ng ulat ng Reporter's Notebook. Ang insidenteng tinawag ng China na barter at isolated. Heto ng tawag ng palasyo. Let's call it pangungotong in Tagalog, which is fish thievery. No? So I have never really addressed it as a barter. But there's a possibility, given the language barrier, that they consider it as a barter. But from our point of view, it is not. Hindi tama yon. So that's part of our communication sa China. Pinag-aaralan daw kung pwedeng maipatupad ang no-contact policy sa pagitan ng mga Pilipinong mangingisda at China Coast Guard sa Scarborough. Nag-iit ng gobyerno, hindi natin isinisuko. Nakakabot pa kayo sa Scarborough? Yes, no. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman nahihinto yan. Pero ang ipinapanawagan ng ilang sektor, mas matinding protesta laban sa China. We're taking all diplomatic action. May non-verbal, may verbal protest, may written protest. We do not believe in megaphone or microphone diplomacy. Aksyon hindi lang sa pangunguhan ng huli sa ating mga mangingisda, kundi sa isa pang malaking problema, ang pagkasira ng mga bahura o coral reef sa Scarborough na kagagawa naman daw ng mga mangingisdang Chino. Pangit lugan ng mga isda ang mga bahura, kaya sa pagkasira nito, napansin ng ilan natin mangingisda na kumonti na rin ang kanilang huli. Sabi ni Acting Chief Justice Antonio Carpio, posibleng grounds yon sa paghahain ng panibagong kaso. Pero sabi ng DFA, are we willing to sacrifice our tourism industry, our trade, our agriculture, just so that on paper, we know what we already know. We don't need an arbitration court telling us. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi